Nakuna ng video ang mismong hazing o pambubugbog sa ilang estudyante sa high school. Naganap po yan sa Urdaneta, lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa isang estudyante, napilita siyang sumali sa fraternity dahil pinagbantaan daw ang kanyang buhay. Nakatutok si Sheila Finulyar ng GMA Dabupan. Sa amateur video na ito, kita ang umano'y aktwal na hazing ng isang fraternity sa Urdaneta City, Pangasinan. Kuha raw ito mismo ng ilang miyembro ng frat. Ang video, napasakamay ng ama ng isa sa mga umano'y kasali sa hazing nitong nakaraang buwan. Kwento ng 15 anyos na third year high school student na biktima, niyaya raw siya ng isa niyang kaiskwela. Napilitan daw siyang sumali matapos pagbantaan ang kanyang buhay. Mga kaiskwela raw ng biktima sa Camantiles National High School ang karamihan sa mga sumasali sa frat. Ang amang nakakuha ng video, desididong paimbestigahan ang sinapit ng kanyang anak. Ipinakita ng GMA Dagupan ng video sa tanggapan ng Department of Education sa Urdaneta City. Pero hindi pa raw makakapagbigay ng opisyal na pahayag ang ahensya. Paiimbestigahan daw muna nila ang kaso. Or wala pa naman kaming nababalitaan. One time, siguro mga 2 months ago, merong nagsabi na Camantiles din. Pananagutin daw ng DepEd ang pamunuan ng paaralan sakaling mapatunayan ang umano'y hazing. Kung gaano ka heavy, no, yung nangyari, lalo na kung mapatunayan, eh syempre, proper action will be done. Sinusubukan namin po na ng pahayag ang pamunuan ng Camantiles National High School, pero hindi sila makonta. Pero nauna na nitong sinabing walang fraternity sa kanilang paaralan. Sa ilalim ng anti-hazing law, ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng pisikal na pagpapahirap bilang bahagi ng initiation rites ng anumang organisasyon. Ang mapatutunayang nagsagawa ng hazing, posibleng masintensahan habang buhay na pagkakakulong. Sheila Finulyar, Nakatutok, 24 Horas.